napakahirap ng aming dinanas dito sa aming lugar. Dahil kasi unang-una po, hindi ho kami nakakapaghanap buhay sa labas. Naka-steady lang ho kami sa bahay. At pangalawa, kung mayroon pang ano, sa bahay na kaunting hanap buhay, apektado rin po ang kalagayan ng pamumuhay. Nitong lockdown po, bali March po kasi nag-start to, nawalan po kasi kami ng trabaho na ang lockdown, noong una na floating lang po kami. Tapos after noon, natanggal kami sa trabaho, nasama po ako sa pagtanggal ng trabaho, kaya hindi ko po alam kung paano po mag-i-start ulit. Medyo nahirapan po talaga, kasi lahat naman eh, kaso yung ko, kaya lagi nasa bahay lang, walang income masyado. Doon sa mga pamilyang humihingi ng tulong kay Senator Bongo na hindi niya kayang tanggihan dahil nangangailangan ng tulong. Alam po ninyo, di ba, dahil kayo po mismo, kayo pong nandito, kayo po ay humingi ng tulong personal kay Senator Bongo. Yan, nag-text po ako ng pagkahapon. Yan, kinuwento ko, isa po akong PWD, PW rin po asawa ko, kaya sana po matulungan niyo po ako na mabigyan ng kahit konting puhunan para makapag-umpisa. Yun po, nag-reply po ng pipil apan, tapos kinabukasan, nag-text po ng okay. Huwag kayong mag-atubiling lumapit sa amin dahil trabaho po namin ang mag-servisyo para sa inyong lahat. At humihingi pa ng isa pang pagkakataon na kami po ay mabigyan ng isang pagkakataon na matulungan muli. Hindi lang ho sa ngayon dahil kasi sa una po, alam ko, ang ating senador ay hindi nagsasawa sa pagtulong sa ating mga mamamayan. Hindi naman po ako naghahangad ng malaki. Kailangan lang po ng financial assistance para po dun sa amin lahat po. Malaking tulong po ito para sa amin. Sana pagpatuloy niya lang po lagi. At lang po, ingat kayo parati. Dito lang po kami, naabot ng aming makakaya. Handa po kami mag-service kayo ni Pangulong Duterte sa inyo. Salamat po, ingat po, mahal namin kayo.